Sa edad na 28 years old, isa na sa mga kilalang fashion designers ng bansa si Michael Leyva. Hinahangaan ang kanyang mga disenyong damit, lalo na ang kanyang mga bridal gowns. Ilan lang sa mga celebrities na nabihisan na niya ay sina Ann Curtis, Kim Chu, Chris Aquino at Pia Wurtzbach. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ni Ray Michael Leyva sa likod ng maningning at magardong mundo ng fashion at kung paanong ang kanyang tagumpay ay nagmula sa isang pangarap na hindi una naging kanya. Rampa, sige. Ikot, ikot. Isang damit. Sige, rampa. Bagay na bagay sa inyo talaga yung mga ginawa kong damit. Tsaka ang gaganda nyo pa, manang-mana kayo sa akin. Sige, lakad ulit, lakad. Rampa. Taas ang kamay. And wave. Wave. Wave sa mga audience, wave. Yan. Ganda mo. Oh. Sige, lakad lang. Tapos, wave. Tatay! Ano nagawa mo? Ano nangyari sa'yo? Si Kuya Brian mo? Ha? Brian? Uy! Ano ginagawa mo? Wala ko, tay. Ano yan? Sumagot ka! Ano yan? Ano to? Ano tawag mo dito? Bakla ka ba? Brian, sumagot ka! Bakla ka ba? Tay. Tay, ibaba na lang po. Ayaw ko na po, tay. Masakit na po. Mubot kasi tama naman. Nakawawa naman na yung bata. Hayaan mo siya! Hindi pwede magkaroon ng bakla sa pamilya ko. Nakaintindihan mo? Ano na sasabihin ng ibang tao? Dati akong konsel dito, tapos gaganyan-ganyan ka! Tay, aray. Ha? Aray. Tay, ganito na po ako eh. Kahit po nagkasama pa yung kailas ko, ganito na ako, tay. Aray ko, tama na po. Pamparo na lang mga bakla! Kaya walang mararating sa buhay, kaya magpakalalaki ka na! At kayo, isaksak ninyo sa utak ninyo! Walang pwedeng maging bakla sa inyo! Ha? Nandang. Aba, eh, kung di pa kita ginising, siguradong nahuli ka na sa klase mo. Iyan tuloy, naiwan ka na ng mga kuya mo. Eh, napuyat po kasi ako kagabi, Nay. Tinapos ko pa po yung mga assignments ko. Assignments talaga yan. Pare, kamusta na? Ay, eto ayos naman. Eh, pupunta ako ngayon ng palengke. Bibili muna akong ulam, tsaka yung mga kailangan ko sa panaderya. Eto na ba si Ray mo? Oh, mamare, binatil yun na. Oo, grade 3 na to eh. Mare, bakit para yatang... Parang si Brian mo din? Ikaw talaga, mare. Hindi, no. Aba, eh, alam mo ba, eh, manang-mana to sa pare mo. Ikaw talaga. O, sige, mare, ha? Ah, sige, sige. O, sige, Ray. Mauna na din ako, ha? O, sige. Talaga to si Maring Presi, oh. Eh, umirit ba naman na malambot ka daw? Di po, Naya. Eh, dapat lang. Alam mo naman yung problema ng tatay mo tsaka ni Brian, di ba? Eh, dapat din na tayo makigulo dun. Ray! Ray! Twisa! Sabay na tayo pumasok. Tara na. Lagot tayo kay Joan. Sabi pa naman natin, papasok tayo maaga. Nay, si Luisa po. Classmate ko po. Sige na, halika na. Nakuhuli na kayo. Dear Charo, bata pa lang ako ay alam ko na sa aking sarili na katulad din ako ni Kuya Brian. Bakla, binabae, may pusong mamon. Pero dahil nakita ko ang pinagdaanan ng kapatid ko, natakot akong ipakita rin ang tunay kong pagkatao.
Ray, nandiyan ka ba sa kwarto? Sinong gumawa ng mga dolls ko? Ikaw ba, Ray? Ba't ko naman lalaroin yan, kuya? Ba't ayaw mo itago yan, kuya? Pag nakita pa yun ni tatay, baka magalit pa sa'yo yun. Ako ba? Wala pa naman si tatay. Kung gusto yun ilalaro ko, mga kutsi-kutsihan. Ayaw niya mga dolls ko. Hindi ba yan nakakita na ang gaganda niyo? Ray, di ba? Ang gaganda ng mga damit nila. Balang araw, magiging sikat na fashion designer ako. Tapos, magde-design, tapos magtatayo ako ng mga gown, sarili kong gawa. Magkakaroon ako ng sarili kong fashion show. Tapos yung mga magandang model, irarampa nila. Lahat sila. Yung mga damit na gawa ko. Di ka naman papayagan ni tatay, kuya. Maraming bagay ang kahanga-hanga kay Kuya Brian. Ang talino niya, galing sa pananahi. Pero kung merong isang bagay na pinakahinangaan ko sa kanya, iyon ay ang tapang niyang magpakatotoo. Yung klase ng tapang na wala ako. Gusto mo mag-aral o hindi? Eh, kasi tay, doon lang ako sa binilmega ng kurso eh. Kaya nga mag-engineering ka na eh. Sige ho. Pwede ko kong pilito yung sarili ko na mag-aral ng engineering. Pero, paro naman ho ko magiging successful dun kung ako mismo ayaw ko. Naniniwala ako na para sa akin yung fashion design. Naniniwala ako na may mararating ako dun. Kasi pangarap ko yun eh. Bakit ba hindi niyo umagamang suportahan? Ginawa ko naman ho lahat, di ba? Inayos ko naman yung pag-aaral ko. Naging mabuti naman akong anak. Ano ba kailangan kong gawin para suportahan niyo ako? Ano ba kailangan kong gawin para maging proud kayo sa akin? Sinusugal mo yung kinabukasan mo dahil lang sa... Dahil lang ano ko? Dahil bakla ako? Ito na ako eh. Ganito na ako. Kala ko yung magagawa. At hindi niyo ako mapipilit na magkunwaring hindi. Brian. Ba't ba kasi hindi natin pagbigyan yung gusto ng anak mo? Hindi ko siya maintindihan eh. Akala niya hindi ko siya sinusuportahan. Akala niya wala akong pakialam. Ayoko magaya sa ibang bakla na pinagtatawanan, binabastos, pinapahiya. Marley, pinaproteksyonan ko siya. At hindi niya nakikita yun. Hindi yun mangyayari sa anak natin. Kasi bot ngayon, ang kailangan niya yung suporta natin eh. Eh, kundi tayo maniniwala sa kanya, natatakot ako na bigla na lang mawala yung anak natin sa atin. Ikaw ba? Handa ka bang mangyari yun? Sa kabila ng lahat, ginawa ng paraan ni tatay na masuportahan ang pag-aaral ni Kuya Brian ng fashion design kahit na naging mahirap ito para sa kanya. Matapon pa niya. Nay! Nay! Ano ba yan ang tayo magtala? Kapagod. Oh. Nay, may surprise ako. Ano? Nay! Natanggap ako sa varsity volleyball sa Binild! Talaga, anak? May scholar na ako. Makapag-aaral na ako ng libre. Naku, tingnan niyo. Nakapasok ko yan yun. Naku, anak. Ang galing mo. Oo, Nay. Tsaka po, yung tuition fee ko po sa second sem, hindi yun na kailangan alalahanin.
Tsaka nga pala, Nay. Hiniram ko to sa mga kaibigan ko. Baka naman makatanggap ako ng mga simpleng tahinay. Para pati yung bahay ko hindi nyo nang problemahin, di ba? Eh, naku, anak. Eh, kaya mo bang pagsabay-sabihin ng lahat ng yan? Ako, Nay. Ako pa ba? Kayang-kaya ko yun. Tsaka, practice ko na rin po yun sa pagtatay, di ba? Galing ng kuya nyo, ano? Sa paglipas ng mga araw, lalong pinatunayan ni Kuya Brian na kaya niyang gawin ang lahat para sa pangarap niya. Maaga mo, Kuya. Eh, kasi maaga yung practice namin sa volleyball. Tapos mahaba pa yung biyahe. Tsaka ayos na yung maaga kaysa late. So, sige na, alis na ako. Sabi mo na ang kanila nanay, ha? Sige, Kuya. Ingat ka. Salamat. Di ka pa ba matutulog, Kuya? Kailangan ko pa kasing tapusin to, eh. Tsaka isali ko to sa contest, di ba? Sumabay lang kasi yung exams ko. Parang sa tingin ko, kailangan ko baguhin yung design ko, no? Tsaka hindi bongga. Nakalimutan pala natin bumili ng beads at saka ng sequins. Di bale, balik na lang tayo bukas. Pero tagal lang, Kuya. Tigil muna tayo, hinihingal na ako eh. Ay! Mga sister! Mga kapederasyon! Nagsama pa talaga? Hoy! Wala kayong magawa. Huwag ako pinagdidiskitahan ninyo. At least ako hindi kagaya yung mga tambay. Di ba klatong kapatid ko, no? Anong hindi? Eh, madalas nga namin makita yun na puro babae kasama eh. Kumikembot pa. Baka nga mamaya mas maarte pa sa iyan eh. Mga napaka-judgmental ninyo. Kala nyo naman kaya gagwapo ninyo. Magsalis na nga kayo. Nasira nyo araw ko. Imbiyar na kayo. Nagiinit yung ulo ko. Kaya mo na. Pero, Kuya, hindi ba mas madali na hindi ka nalang maging ganyan? Kung lalaki ka, wala mga aasal sa'yo. Hindi magagalit si tatay. Siguro nga, madali. Pero hindi ko mapipili na hindi maging ako. At hindi ka magiging masaya kapag ginawa mo yun. Tara na. Ano pa tayong gagawin? Oo nga eh. Bakit? Si tatay na, di ba? Ay! Tay? Brian. At hindi mo sinabi mamimili kayo ngayon. E di sana, nasamahan ko kayo. Tay, alam po kasi namin na pagod po kayo galing sa trabaho, kaya hindi na po namin kinistorbo ni Ray. Kahit na, sa susunod sabihin niyo pa rin sa akin para hindi kayo nahihirapan. Sige po, Tay. Sige po, Tay. Sige na, tutulungan ko na kayo. Halika na. Tay, maglalakad na lang po ako. Kahit si Kuya Brian na lang po yung sumabay sa inyo. Oh, sige. Basta pagkatigdus kanya, babalikan kita agad, ha? Sige po. Ingat ka, Ray. Ako, Ray. Okay ka lang? Okay na ako, Kuya. Oh, sige, mag-iingat ka, ha? Oo, oh, sige. Kita na lang doon sa bahay. Maraming pa tayong gagawin. Sige. Ako lang, ha? Sa kay nanak.
Wow! Aba, may nagpahanda ah! Bango ah! Sa costume na ako. Ay, anak! Para saan itong mga to? Presenting the 2005 runner-up, the Philippine Fashion Design Competition, Mr. Brian Leyva! Alam niyo ba, pagkatapos ng contest na ito, marami na agad akong kliyente. And I think this is the start of a brighter future for me. And I thank you! Smart to beauty pageant. Ang galing mo talaga, anak! Salamat, Kai! Brian Leyva. Pinagawa na sa regla ito eh. Uy, kuya, sobra ka naman. Hindi ko asa na ito yan. Ang pinahirapan mo yan. Ay, nasa na yung kapatid mo. Kaya nga, nai. Pagalito mo nga yung kuya. Brian? Tay. Nanalo ka? Opo, Tay. Nag-runner-up po ako sa Philippine Fashion Design Competition. Talaga? Opo. Congratulations, ha? Salamat po, Tay. Kabilang ba ako dyan sa hinanda mo? Oo naman po, Tay. Kayo pa ba yung mawawala sa bilang? Malika na. Kumain na tayo. Congrats, anak, ha? Kain na, anak. Sa pagpapatunay ni Kuya ng kakayahan niya, nangyari ang akala ko'y imposible para sa aming pamilya. Napananak mo yung Paris na yan, ha? Di ba ano yan, yung may tower doon, di ba? Eiffel Tower, Nay. Ano? Eiffel Tower. Eiffel Tower. Kuya, asan ito ah? Unang sali mo, first runner-up ka. Sa pangalawa, ipapadala ka nila sa ibang bansa. Oo, di ba? Tsaka kuya, nakita ko yung pictures ng Paris sa internet ah. Ang ganda. Ang kulay sa gabi. Punta ka doon, isipin mo. Kahit di ka manalo sa competition, at least nakapunta ka doon, di ba? Tama. Gusto mo rin atang sumali, Ray. Baka naman eh, sumunod ka na sa Kuya Brian mo, ah. From brother to sister! Naku ka talaga, tigilan mo nga yung kalokohan mo. Ikaw lagi mo tinutukso yung kapatid mo. Oo nga na, itong si Eric, palaging si Ray yung nakikita. Ano lang ikaw talaga. Kaya nga. Andito na kami! Oy, kuya! Anak! Komersyal! Yes! Nadali mo. Kuya, ba't kayo nandito? Sinabihan ko sila pumunta dito. Sabi ni tatay, kailangan mo ng 8,000 5 cents dyan na itatayo sa disenyo mo. Kaya... Eh, di kailangan mo kami. Wow! 8,000 na ba yan? Ito. Kayo naman, umi-effort na nga kami. Bilangin mo ha, bilangin. Nagalit ito sa bulsa mo. Namin, oh. Dami naman naman. Pero nabawasan na. Ano ba kasi? Iba yung pinakita nyo kanina. Jumpsuit yan, kuya. Jumpsuit daw. Jumpsuit? Bakit? Ako bang nag-invento niyan? O game, turuan mo na lang kami kung paano gumawa. Sige na nga. Gawin na natin doon matapos na. Ganito, Hoy, friend! Ano yan? Ano yung sumisikreto mo sa akin? Ano yan? Hindi, tinitignan ko lang kung kaya ko rin gawin yung ginagawa ni Kuya. Trip-trip lang. Talaga? Tingin nga. Konting practice pa. Magiging kasing galing ka din ang kuya mo. Eh, ba't gugustuhin ko naman mag-drawing ng ganito? Tinatry ko nga lang. Ray. Alam ko na. Kailan pa? Hello? Siyempre matagal na. As in dati pa. Best friend mo kaya ako. Amoy na amoy ko yung mga pagtatago mo. Tsaka sa pagtitingin-tingin mo sa mga classmate nating mga lalaki. At tsaka yung mga design-designs mo dyan sa notebooks mo. Siyempre alam ko na. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, eh bakit mo pa kasi aminin sa pamilya mo? Total naman. Di ba tanggap na nila si Kuya Brian mo? Alam mo, Luisa, nahirap.
matagal. Tumaan muna sa maraming sama ng loob si Kuya tsaka si Tatay. Natanggap lang naman ni Tatay si Kuya kasi naging achiever siya. Pinindigan niya yung pagpilit sa fashion design. Kaya tignan mo siya ngayon, nasa Paris, nirepresent ang Pilipinas. Oh, so? Hindi ganun din ang gawin mo? Maging achiever ka? Paano? Wala naman akong talent katulad ni Kuya. Lagi ka kaya nasa top 10. At saka di ba lagi kang ginagawang representative ng school natin sa mga art contest? Kaya mo din yun. Pero kakayanin ko bang mag-Paris? Kaya ko bang maging gano'ng kasigurado sa gusto ko? Ano bang gusto ko? Maging flight attendant? Eh, ano namang contest ang mapapalanunan ko doon? Alam mo, maayos at masaya na sila nanay at tata. Ayoko nang buluhin pa ulit yun. Pero, ikaw lang din yung mahihirapan. Diretso na ba? Onti pang pagkanan yan, tayo. Yan, mukhang okay na. Yan, pasok. Pwede na. Galing. Yan, kaya ko dyan nilagay para pag may customer na dumating, yan ang unang-una nila makita yung trabaho mo. Thank you po, Tay. Congrats, Kuya. Ang customer mula lalo niyan, ha? Oh, lika na, lika na. Kumain na lang tayo early. Ready na ba? Oo, ayan na. Nandyan yung kanin. Ganda, anak ko. Galing-galing mo talaga. Eh, anak, eh, meron ka na bang naisip na ipapangalan dyan sa patayian mo? Bri Apparel. Patahiyan ba yan o nursery school? Ay, nako. Kayo talaga, nangaasar na naman kayo. Hindi, anak, maganda siya. Totoo, Nay. Nay, Tay, gusto ko lang po pala magpasalamat na pumayag kayo magpagawa ng extension para po sa negosyo ko. Huwag po kayo mag-alala. Ngayong graduate na po ako, pinapangako ko po na makakatulong din po ako sa inyo. Alam mo, anak, di mo kailangan mangako. Kasi alam ko naman kung anong sabihin mo, ginagawa mo naman yun eh, di ba? Proud na proud ako sa'yo. Eh, Tay, paano naman tong si Ray? Nakatapos na ng pag-aaral. Ano bang gagawin nito? Ori, ano bang course ang kukunin mo sa college? Eh, bakit di ka nga magsundalo? Di ba? Tay, si Ray magsusundalo? Paano magsusundalo yun? Eh, ang lamya-lamya kumilos niya. Tay, may point naman itong si Eric eh. Mahirap yung pinagagawa mo. Bakit hindi na lang siya mag-architect? Tulad ni Eric. Oh, pwede. Di ba? Kayo naman, masyado niyo pinangungunahan niya, kapatid niyo. Kakayanin niya yan. Kayo. Okay. Totra, kaya tayo, oh. Bango-bango nang niluto ni Nana. Sarap na tayo. Bot? Bot? Bot, anong nangyari? Nagkaroon ng stroke si Tatay. Tatlong linggo siyang na-confine sa ICU. Nagtulong-tulong ang lahat. Nagbukas ng canteen business si Nanay para suportahan kaming mga nag-aaral pa. Habang sina Kuya Bong, Bunny at Eric ay nakapag-ambag din dahil sa sarili na ring mga karera bilang konsehal, contractor at architect. Lalo namang nakilala si Kuya Brian sa pagiging fashion designer. Nagde-design na siya ng mga damit para sa mga celebrities kahit sa ASAP at Showtime. Habang ako... Hey, saan kinagawa mo dito? Seryoso ka ba? Ray naman. Uwi na. Oo, gets ko, diba? Hindi mo nga maamin. Pero yung ganito, magpa-props ka pa, hindi na kailangan. Anong balak mong gawin? Pakilala mo sa pamilya mo ganyan. Hindi. Hindi mo kailangan gawin yun. Pakukomplikanin mo lang yung sitwasyon mo. Kailangan. Luisa, paralyze si Tatay. Hindi ko na mabigay sa kanya yung gusto niya na magsundalo ko dahil hindi ko yun kaya. Pero kahit ganun, pinagyan pa rin ako mag-tourism. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanila. Sa kanya. Kaya sana kahit ito man lang maibigay ko, di ba?
dito. Hindi na kita gets. Nay, Nay. Si Cheryl po, girlfriend ko. Nice to meet you po. Kay gandang bata. Atay, girlfriend ko po. Kamusta ka? Hello! Hey, po. Oh, anak! Ay, si Cheryl pala, girlfriend ni Ray. Kuya ni Ray, si Brian. Hi, kuya. Hi. Fan niya po ako. Sobra. Kapatid. Yes, kuya. Sa may bandang laylayan. Dito? Perfect. Mga ilan to, kuya? Kailangan lang tumupi lahat. Okay. So, inlababo ka na kay Cheryl, ganon. Niligawan ko nga siya, di ba? Pakikita mo ang forever mo sa kanya. Kasal. Babies. Ito naman, kuya. Hindi pa pumapalak sa isip ko yun, no? Gusto ko lang makasiguro na tama yung pinipili mong desisyon. Habang maaga pa. Habang pwede mo pang baguhin. May mga choices kasi sa life. Kapag pinili mo na, mahirap nang bawiin. Lalo kapag may mga tao ka nang nadadamay. May mga tao ka nang nasasaktan. Pero paano kung pinili mong gawin yun kasi may ibang tao kang gustong mapasaya? Dahil alam mong mas mapapadali buhay nila. Kahit alam mo ikaw naman ang miserable. Ray, maniwala ka sa akin. Ako, ipinaglaban ko kung anong gusto ko. Kung sino ako. Kahit alam kong nasasaktan ko sila nanay at tatay. Pero minsan kasi, tayo ang mas nakakaalam kung anong mabuti para sa sarili natin. Kailangan lang natin ipakita kung ano yung hindi nila matanggap. Balang araw, matututunan lang din makita yon. Tulad nung kala nanay at tatay, ganun, di ba? Di ako kasing tapang po, kuya. Ray, pwede kitang tulungan. Oh, sige, kuya. Basta, pag nagkatuloyan kami ni Cheryl, libre mo ang patahin ng wedding gown, ha? Basta, alam mo na pwede mo akong kausapin, ha? Anytime. Kapag binabalikan ko ang araw na yun, Nay. Lagi kong pinanghihinayangan na hindi ako nagsalita kay kuya. Nakipag-break din ako kay Cheryl at nag-focus na lang sa pag-aaral. Okay. Ay, wala na kami, ah. Ikamos tatay, ah. Look at my mother. Bagay na bagay sa'yo. Ganda. Naku, anak, salamat, ha. Pero hindi ba parang masyadong magarbo to para sa graduation? Ay, wait, Nay. Saktong-sakto lang yan. Lalo kapag nakikita ka ni tatay na suot-suot niya, lalo siyang nai-love sa'yo. Tsaka nga pala, Ray, baka naman pwede mong bilhan si nanay ng bagong sapatos para naman terno dun sa outfit niya. Sige, kuya. Nadaan ako sa mall, mami. O, siya, Nay. Kapatid, meron pa kasi akong kliyenteng pupuntahan. Pero huwag kang mag-alala. Pleasant pa rin naman ako bukas sa graduation mo. At sinisigurado ko sa'yo, ako ang may pinakamalakas na palakpak at cheers sa'yo. Kuya, salamat ah. Napakarami mo nang naitulong sa akin. Hayaan mo, pag flight attendant na ako, susukli ako lahat yan. Naku, naku, Nay. Ngayon ko pa ba nagdadrama ng ganyan? I-reserve mo na lang bukas yan. Pero sige, payag ako, pag naging flight attendant ka na, bilihan mo ako ng napakagandang cellphone dahil second hand na tong cellphone ko. Ayoko na. Sige, ilan ba gusto mo? Basta gusto ko yung maganda. Yung latest. Sige, promise ko yan sa'yo. Bibilang kita ng bagong cellphone. Promise? Promise. Okay. Yeah.
Kuya, bagay ang gold sa damit ni nanay, di ba? Oo. Pasok sa banga. Bigyan mo! Kuya, huwag niyo po ako sasaktan. Please. Tutuluyan kita! Kuya, parang awa niyo na po. Akin na! Akin na sabi! Mas bagay nga kay Kuya Brian. Naku, ako talaga. Niloko mo na naman yung kapatid mo. Hello, Kuya. Ray! Malapit ka ba sa ospital? Ospital? Bakit? May napalito na liban na dinala dun eh. Si Kuya Banit, si Kuya Bong, nakausap ko na. Si Roy at si tatay nasa bahay lang. Si Kuya Brian na lang hindi namin mahanap. I-check yun ni nanay doon sa ospital. Ma'am, bawal po dito. Dapat steril po ang mga pumapasok sa loob. May itukad siya ng baril. Nung nakuha yung mga gamit niya, nilin siya sa ulo. Ang daming witnesses pero walang tumulong. Dalawang bata pa yung tumulong para lang madala siya dito sa ospital. Sana kinuha na lang nila yung gamit. Bakit binaril pa? Second hand phone lang yun eh. Second hand phone lang yung hawak ng kuya nyo. Hindi nyo yung mapanganak ng phone, di ba? Hindi ko maintindihan bakit kailangan nila saktan yung anak ko para sa second hand. Doc. I'm so sorry. Pala yun kabilis. Sa isang iglap, ang isang taong punong-puno ng mga plano at pangarap ay ganun lang mawawala. Nay? Anak, tinitignan lang namin yung mga gamit ng kapatid mo. Naalala mo nun, gusto sana mag-aral ng kuya mo sa London. Pero hindi niya na tinuloy yun kasi mas inuna niya yung pagtulong niya sa atin. Naakala niyang marami pa siyang panahon para gawin yung mga yun. Nag-usap kami ng tatay mo na total, wala naman na mag-aasikaso sa negosyo ng kuya mo. Eh, mas mabuti na sigurong isara na lang natin tong Bray Apparel. Anak, pwede naman natin ibenta yung mga gamit eh. Nay, pinaghirapan ni kuya lahat ng to. Anak, kasi ang sakit masyado na makita yung mga gamit na nandito. Huwag muna natin ibenta, Nay. Masyado pang maaga. Alam ko wala na si Kuya, pero parang ginagalaw natin yung gamit na walang paalam eh. Hindi man natuloy ang pagbebenta sa mga gamit ni Kuya, pero nagpa siya kaming isara na ang Bray Apparel. Nagsimula na ako sa pagiging flight attendant at sinubukang ipagpatuloy ang buhay na parang walang kulang. Ang presensya lang na huling natutulog while on duty. Di ka seryoso sa trabaho, Mr. Leyva. Ang dami diyang applicants na nag-aagad makapasok sa kumpanyang ito. It seems na mas deserving pa sila kesa sa'yo. I'm sorry, sir. When we first interviewed you, ang sabi mo, pangarap mo ito mula ng pagkabata pa.
Hindi ba yung totoo, Mr. Leyva? Tanggal ako sa trabaho. Trainee pa lang, tanggal na. Akala ko, ito yung matagal ko nang gusto. Pero hindi ko na alam eh. Para hindi ko na alam yung ginagawa ko. Kuya, ano mo ba? Paulit-ulit kong iniisip yung huling beses na totoo na kapag-usap tayo. Ginagawa mo pa yung red nag-out na yun. Yung mga panahon na yun, gusto ko sabihin sa'yo yung totoo. Gusto ko sabihin sa'yo na pareho tayo. Kaso kaya, naduwag kasi akong ipakita eh. Naduwag ako na kahit sabihin man lang sa'yo. Kuya, sana kinumpihan kita ng mga panahon na pinag-iinitawan ni tatay. Sana dinamayan kita ng mga panahon na kailangan mo nakausap. Ang dami ko nasayang na oras, kuya. Ang mga oras sana na yun, mas nakilala pa natin yung isa't isa. Kuya, I'm so sorry. I'm so sorry. Para sa akin, Ray. Nagawa ko nang gusto kong gawin. Naipaglaban ko rin ang dapat kong ipaglaban. Oo. Napaikli lang yung oras ko, pero kaya rin na to. Ikaw. Ikaw ang hindi pa. Ikaw na rin mismo yung nagsabi na ang dami mo ng oras na nasayang. Kaya simulan mo na. Anak ko. Nay. Ano ba yung ginagawa mo? Nay, gusto ko sana ituloy itong fashion design para kay Kuya. Itutuloy ko itong Bre Apparel. Mag-aaral ako sa London, katulad ng gusto ni Kuya. Pero anak,
May alam ka ba sa paggawa ng damit? Pag-aaralan ko, Honay. Nabalitaan ko kasing binuksan na ulito. Hindi kasi natapos ng bayan yung pinagawa ko noong dress. Baka pwede naman ikaw nang tumapos. Eh, ganito po kasi, Ay! Naku ho! Hindi pa po sana yung anak ko kasi kakasimula niya lang hong matuto. Baka naman ho kasi hindi kayanin. Tama naman ho si nanay. Bago pa lang ho kasi ako. Pero pwede ko naman hong gawin. Hindi ko na lang ho kayo pagbabayarin. Gagawin ko na lang pong practice to. For the first time sa buhay ko, hinayaan ko ang sarili kong mangarap ng walang takot. Tinanggap mo talaga, friend? Alam ko, friend. Kabaliwan, di ba? Pero gusto ko talaga magawa to eh. Para sa kapatid mo. Hindi lang para kay Kuya, para sa akin din. Alam mo, ayaw ko lang naramdaman to, Luisa. Parang lahat posible. Kasi buong buhay ko, pinipigilan ko yung sarili ko sa mga gusto kong gawin. Dahil sa takot. Pero ngayon parang handa na akong pakawalan yung takot. Talaga? Alam mo yun? Pero, narealize mo naman, di ba? Na parang inamin mo na din sa pamilya mo yung totoo mong pagkatao. Pag ginawa mo to, kaya mo na ba talagang pakawalan yung takot na yan? Anak, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Nay. Nahihirapan lang ako. Baka masyado mo namang minamadali yung sarili mo. Kung hindi mo pa kaya, pwede mo namang kausapin yung nagpapatahi sa'yo. Kakayanin ko, Honay. Pero siguro naman, maiintindihan niya kung hindi mo magawa. Hindi naman talaga ganun kadali kahit noon pa nung ginagawa ng kuya. Kaya ko nga, Honay. Alam ko hindi ako si Kuya, pero sana magkaroon kayo ng konting tiwala sa akin. Ray! Ray! Anak! Ano pag sinasabi mo? Dapat alam ko na to na eh. Dapat madali na lang to eh. Pinakita na ni Kuya kung paano. Sinimulan nila, ba't di ko pa rin magawa? Alam mo na, tama ako eh. Tama ako na matakot na ilabas yung totoong ako. Kasi hindi ako si Kuya. Si Kuya, natanggap niya yung pagkataon, sa kabila ng pagkataon niya dahil sa galing niya. Dahil sa kakayahan niya. Ako, Nay. Nay, wala akong kayang gawin para matanggap niyo ako. Paano niyo ako may pagmamalaki kung bakla ako, Nay? Nay, pasensya na. Alam ko sinabi niyo sa akin na huwag na akong dumagdag pa. Alam ko na ayaw niyo nung pagdaanan ulit yung mga pinagdaanan niyo kay Kuya. Pero naiito ko eh. Pagod na akong itago yung sarili kong pagkatao, Nay. Matawan po. Anak, pinagmamalaki ka namin. Ako ang patawarin mo kasi pinaramdam ko sa'yo na hindi mo pwedeng ipakita yung totoong ikaw.
Pero anak, hindi naman yun yung gusto namin pangyari. Patawad, anak. Nagkamali kami, anak. Malaki ang pagkakamali ko kay kuya mo. Sinaktan ko siya. Imbis na sinuportan agad. Kung tinanggap ko siya agad, basamit ko kami oras magkasama. Sayang lahat ng oras. Sikut na ulitin mga mali ko rin. Mahal ko dapat mga anak ko. Kahit hindi ugnay sa pagkatao na gusto ko. Mahal ko kayo. Mahal di kita rin. Kahit wala na si Kuya, nagawa niya pa rin akong tulungan katulad ng sinabi niya. Choices ka, pwede mo siyang lagay sa ganyan pag gustong medyo exposed yung shoulders mo. And then the other one, pwede mo siyang ganyan. Tingnan. Nice. Yan. Pero ako ha, personally lang naman, mas gusto ko to. Ganyan. Yan. Lakas siya makasexy. O, diba? Check ko nga. Wow! Sobrang ganda, Ray! Grabe, hinigat na ito yung expectations ko, ah. Tingnan mo pati yung fit, oh. Saktong-sakto lang talaga. Salamat naman, Hot. Nagustuhan nyo. Kundi ko lang alam na wala na yung Kuya Brian mo. Isipin ko siya nagtahiin ito, eh. Sumanid yata sa iyong kapatid mo, eh. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagtanggap ko ng mga tahi. Hindi pa rin naging madali, pero pursigido na akong ituloy ang nasimula ni Kuya Brian. Unti-unti ay nagbalik sa dating sigla ang Bri Apparel. Hanggang sa noong 2015, tinupad ko ang isa pang naiwang pangarap ni Kuya na makapag-aral ng fashion design sa London. Kuya, nagawa ko na. Natupad ko na yung pangarap ko na makapag-aral sa London. Ito, tingnan mo. Kuya, salamat ha. Parang lahat ng ginawa mo na rin para sa akin. Dahil binuksan mo ang daan para sa akin. Noon akong sumuong sa hirap para maging mas madali na para sa akin. Nak. Hey. Merry Christmas, anak! Nagluto ako ng paborito mong ulam. Christmas. Yes, please. Tara, kain na tayo. Pagkain para sa'yo.
Bukso ka na to. Okay. Nagsimula lamang sa mga simpleng manika ang pangarap ni Kuya Brian. Who would have thought na magkakaroon sila ng buhay at kalaunan ay magiging pangarap ko rin pala. Araw-araw ay dinadalaw ko pa rin ang puntod ni Kuya para magpasalamat sa tagumpay na alam kong naging mas madali dahil sa kanya. At alam kong saan man ako dalhin ang aming pangarap, lagi lang siyang nakasubaybay at nakagabay sa akin mula sa itaas. Hanggang dito na lang, Ray. May mga taong darating sa ating buhay na hindi lamang magsisilbing inspirasyon sa atin. Mas mabubuksan pa nila ang ating mga mata sa tunay nating pagkatao. Para kay Ray, iyon ang kanyang kapatid na si Brian. Nawala man ito, hindi naman mawawala sa puso niya ang mga aral ng buhay na iniwan ito. Hindi lamang kasi si Brian ang nagpanday ng daan para sa unti-unti niyang pag-abot sa mga pangarap. Ang kapatid din ang siyang nagturo sa kanya na maging totoo sa kanyang sarili at tuluyang maging malaya. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.